napapagod mag-shoot. Ang dami kong ginawang video. Hindi dahil sa gusto ko lang mag-video. But this time, may kasama ng trabaho. Di ba kumikita ko ng konti sa YouTube? Pwede na rin ngayon kumita sa Facebook. Oo. So yung mga gusto, yung mga interesado, yung may kakayahan, yung may mga pangarap na maging vlogger at kumita at the same time, yung may mga pangarap na mapanood ng nakararami, yung may mga pangarap na magkaroon ng, alam mo yun, ng opportunity para mas makilala ng maraming tao, ng mga producers, for example, directors ng pelikula o telebisyon. Diba? Wag na ako. May edad na ako. Pero sa mga bago pa lang nagsisimula mga kabataan, ito yung isang pinakamagandang way para maabot mo yung pangarap mo na makilala sa entablado, sa larangan ng pelikula, telebisyon, at kung saan-saan pa. Napakalawak ng kayang ibigay ng social media. Halos ito na yata yung bagong pinapanood ng nakararami. Kahit ang mga sikat na bituin, may mga kanya-kanyang channels na ngayon sa YouTube. Bukod pa yung sa Instagram at sa Facebook now. Kumikita na ako sa YouTube, diba? At total, ito naman ay bahagi ng aking ibibigay na anunsyo sa inyo ngayon. Ipasilipuli natin para may idea kayo na wow, pwede nga palang kumita ng ganito. Eto. Ah, diba? Ang bilis. So sa YouTube yan. Ngayon, pwede ka na rin kumita sa Facebook. Nako, tama yung narinig mo. Pwedeng-pwede na. Pero paano nga ba kumita sa Facebook? Paano nga ba gawing hindi lang libangan ito, kundi source of income, part-time job, or career? Ngayon, bahagi na ito ng aking buhay. Bahagi na ito ng aking trabaho. Ituloy-tuloy na natin ito. Ano yung unang pagsubok? Ano yung unang mga hurdles na sasabanahin mo para kumita ka sa Facebook? Eto. Eto lang naman. Let's go. Let's go. Let's go. Meron silang tatlong bagay na kinakailangan mong ipasa. Number one, ang kanilang monetization eligibility standards. Hindi pwede ang merong sexual, profane, violent, or hateful contents. Walang kabastusan, walang kalaswaan, walang pagmumura, walang away-away. 10,000! Oo, kailangan meron kang 10,000 followers. At kinakailangan mong mag-create ng sarili mong page. Hindi pwede sa personal o sa private account mo. Okay? Go! Kailangan ang mga videos mo hindi bababa ng 3 minuto ang haba. Pagkatapos, kailangan nakakolekta ka na ng 30,000 one-minute views sa loob ng nakalipas na 2 buwan para pasok. Ang lupit ng requirements, ano? Well, mukhang mahirap ba? Kaya yan. Kaya. Wala namang hindi nagsisimula sa zero. Walang hindi nagsisimula sa wala. Walang hindi nagsisimula sa konti. 2 taon na nakakaraan. Nag-stuck na yung bilang ng aking mga taga-subaybay sa 23. Di ba ngayon? Marami na sila. At ang mga taga-subaybay ko sa Facebook, lumiban din sa YouTube para suportahan pa rin ako. So kung kikita ako sa YouTube at kikita ako sa Facebook, saan ka pa? Di ba? Bonggang-bongga. So kagaya ng sabi ko, kung may talent ka, kung malakas ang loob mo, kung meron kang gadget na gagamitin para sa pagbablog mo, go! 10,000 is 10,000. Pero kung talagang ipopromote mo, of course meron kang sariling, you know, I mean, Facebook private account. Kung meron kang mga 3,000 to 5,000 kaibigan at ilang followers pa, pwede mo silang hikayatin na sundan ka sa page mo. Eh, paano ba gagawin yung page na yan? Sa mga baguhan, eto. Basta mag-type ka lang ng how do I create a page sa Google, lalabas na to, and then i-click mo lang to. Lalabas na sa'yo to and madali na mga kasunod. Ngayon, hindi ko mo meron ka ng page, meron ka ng 10,000 followers. Okay lahat yung video mo. Hindi ka sumisira sa regulasyon, sa guidelines, sa mga kagandahang asal rules na pinaiiral sa Facebook. Tapos, meron ka pa ng pangalawang requirement, yung 30,000 na 1-minute views. Kompleto ka na. Eh bakit hindi ka pa makamonetize? Eh bakit nga gayon? Dahil yung bansang kinaroroonan mo, hindi pa siya kasali sa mga bansang available na ang ad breaks na to. Oo, ad breaks ang tawag dito. Eh ano ba naman yung mga bansang iyan? Nakasali na. Ito yung mga nauna. Ang first 5 ay USA, UK, Australia, New Zealand, and Ireland. At sumunod na mga ito. Wala sa Europe, nandiyan ang Belgium, Denmark, France, Germany, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, and Sweden. Wala sa Latin and South America, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, the Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, and Peru. At mula sa Asia, nag-iisa, Thailand. Bongga.
Bonggang Island, di ba? Siya yung kauna-una ng Asian country na pasok. Kung tutusin, dapat Pilipinas kasi ang alam ko, mas maraming nanonood ng vlog sa mga Pinoy kasi nakaka-English tayo. So, mas malaki yung ano, mas wide yung viewership opportunity. Diba? At ano tayo, mas maingay tayo sa social media. Aminin. So, medyo na-frustrate ako kasi akala ko kasama na. Makikita mo naman eh, yung mga bansa mayroon ng availability. Oh. And then, update ako ng update every day. And then isang araw, nag-live ako, live yata yun or vlog, na bigla na lang nagbukas yung ano, yung form, kumbaga, na kung saan ipapasok yung aking ano, account number sa banko, yung aking mga personal information, address and everything. So, ano agad ako? Hysterical ako, panic ako, pasigat ako. Kikita lang ako sa Facebook, Yahoo! So, na-post ko na agad, na ganyan. Wow, my God, thank you, Lord. Parang ganun yata. Nagpasalamat agad ako kanin-kanino. Siyempre, una sa Panginoon. Kasi madadagdagan yung kita ko. Mas makakatulong ako sa pamilya ko at sa sarili ko. Diba? Kailangan meron din tayo para sa ating sarili. Pero nga. Hindi pa pala, kundi reserve lang. Na oras na mo okay na yung availability ng bansa kinaroroon ako, which is Japan. Eh, di pasok na agad yung video na yun. So, check lang ako ng check noon. So, isang araw, may bago na naman pumasok ng mga bansa, naloka ako. At ito yung mga pumasok na yun. Pasok ang Bangladesh. Ganun din ang Jordan, Malaysia, and the Philippines, plus Saudi Arabia and United Arab Emirates. Nga, for the nth time. Hindi na naman sa kasama. Nakakalungkot. At nakakaloka ang isipin na bakit hindi agad napasama siya sa mga prioridad na bansa. Pero ano, hindi natin alam mga diskarte ng ganyan. Eh, siyempre, may sariling dahilan ng Facebook management kung bakit. And, ang maganda dyan, swerte kayong mga Pinoy na nandyan sa atin. Diba? Kasi nga kasama ang Pilipinas. Oh, diba? Ang saya. Pasok ang Philippines. Dito, Philippine. Pero ako, nga. Kasi hindi pa rin pasok ang Japan. Ay, nako. So, hindi pa rin ako pwedeng kumita. But anyway, ayon naman sa kanilang information, na patuloy na madadagdagan ang mga bansang ito na kasali sa AdBreaks monetization program ng Facebook. So, sana ay... So, sa lahat ng Pinoys na nandyan ngayon sa mga bansang kasali, lalong-lalo ni mga nasa Pinas, go lang ng go! Mag-vlog na kayo! Now na! Dahil, bukod sa nag-i-enjoy na kayo, meron kayong chance ang mas makilala, dagdag confidence, pinapanood ka ng maraming tao, ay kumikita pa. Diba? Ngayon, sa pagba-vlogs, eto yung mga tips ko. And let me share with you the tips of Francesca on how to vlog. Number 10. Before you get started, take some time to check out what vloggers are doing, the type of equipments they're using, and more. Number 9. Prepare. Prepare of what you're gonna say before turning on the camera at nang hindi ka naluloka-luka. Ako, spontaneous lang at impromptu. Kung kaya mo, go. Nakailang bonami na ang mga viewers mo dahil sa mga nakakahilo mong camera works. Kaya mag-invest ka sa tripod. Don't be like a robot. Relax, smile, and talk about what you know. Engage your audience. You can accomplish this by asking your viewers their opinion on a topic or maybe a question for an upcoming video, and etc., etc., etc. Be creative with where you film your vlog. Go outside, head to coffee shop, or mag-vlog ka sa ilalim ng dagat, or umakyat ka sa bubong ng kapitbahay mo. Ganon! Stay focused. Say what you have to say and then stop filming. Kapag medyo naatat ka na, then turn off the video. The shorter, the better. Sometimes. Number 3, build a vlogging community. Connect with fellow vloggers. I haven't done this yet, but I'll try. I'll try to connect with more. Next is create your own video channel. Sa YouTube or gumawa ka ng page sa Facebook para maipalabas mo ang mga video mo. Siyempre. And number 1, just do it. Medyo nakakakaba lang sa una, pero pag sanay ka na, dire-diretso lang. The more vlogs you create, the more comfortable you will become in front of the camera. Kung may manood, bongga. Kung wala manood, edi, wow shit! Ganun naman yun.
So good luck sa inyong lahat, kabayan. At papaspas na ako ng paggawa ng mga vlogs ko para kumita na ako. Ito hindi lamang para sa akin, kundi para sa pamilya natin sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. This is your friend Roberto, sa inyong adikuntung sa inyong mas. And mabuhay ang lahat ng Pilipino sa buong mundo.